Ito yung ating mga chachaw, kung tawagin, ito yung mga stag. So pagka naglalaban na sila, ito, katulad nito, pagka kinord na natin siya, nagre-range na siya ng 6 to 8,000. Depende sa quality kasi siyempre may lalabas dyan na sobrang tangkad, hindi balansyado, di ba? Pero yung mga quality makikita mo, selected. Pero halos lahat naman yan, dahil pili na rin yan, quality pa rin. Quality. Ito yung mga 6 to 8,000 na mga stag namin. Yan. Yan ang mga itsura. Pagpalaro sa ating lahat, mga totoo, mga hinday, kaway-kaway! Yeah, partner! Sa araw po na to, andito po kami sa Cuenca, Batangas, at kasama natin yung napakabait partner, very welcoming si Councilor Nino Pasha. Kaway-kaway po tayo! Kaway-kaway! Yan. Salamat, salamat! Sa hapon na to po mga idol, dito po tayo sa kanyang 3 hectares na Manukan Game Farm. Ayan, at alamin po natin kung bakit Game Farm po, sir, ang marami kasi ng mga nagmanukan. Oh, merong karne, yes. Merong itlog. Yes. Pero bakit Game Farm po ang napili nyo sa 3 hectares nyong lupa? Yes. So, maraming salamat sa pagbisita nyo dito. Welcome kayo sa Cuenca, Batangas. So, Game Farm kasi una, nasa ano talaga namin yan, ano, lahi. Opo. Dito sa Batangas, from sa grandfather ko, sa father ko, sa mga kapatid ko, ito na yung akin nakagisnan. So pinagpatuloy ko lang yung legacy ng father ko tsaka ng family. More on ano naman kami, breeding, promotion, tsaka yung selling. Ayun. Ng mga quality cocks sa industry ng sabong. Ito naman sa farm na to, makikita nyo naman, kumbaga diversified naman siya. Okay. Merong manukan, meron tayong kalamansian, lansones, yes. Meron tayong coconut. So marami siya. Halo-halo, hindi lang ako nakapokus sa manok. Ayun. So marami din siya ng mga kasama pa. Sa agriculture. Kasama. Yes, agriculture. More on agriculture tayo. Ayun, nakakatuwa po dahil Si Sir Nino, kilalang kilala si Sir Nino dito. Napakabait kasi niya. So may marami siyang project sa kanilang munisipyo. So may mga pagpapatuloy doon siya ng mga projects, no, para sa kanila sa bayan dito. Tama, yes, Sir? Yes. Tsaka ngayon, nakaka-inspire dahil sobrang dami nga ng pwedeng gawin pang business. Pero tuloy-tuloy, gaano kaganda ang ganitong farming business, Sir Nino? Ako naman kasi, tuloy-tuloy yung aking paghanap ng kung saan, yung saan ba yung magbo-boom. Kasi hindi naman pokit nagmamanok tayo, di ba? Doon na lang tayo. So ako kasi, tinitingnan ko, ano ba yung mas makakatulong pa sa tao, livelihood. May mga project ako na gusto kong i-roll out sa mga barangay. So kaya humahanap ako ngayon, yan nga, yung cultured ng mga hito, tilapia. Tilapia. Kasi ambition ko nga na every barangay, meron tayong livelihood na maibibigay sa kanila. Meron din tayong kalamansian. So yung kalamansi, mabilis din yan. Tama-tama, habang meron kang isdaan, kailangan mo ng kalamansi. So yun. At marami tayong natutulungan ng mga tao pagdating sa agriculture. Oo, kaya gusto ko rin at the same time, yung ating consumption, araw-araw, sa mga binibigay natin sa community, doon din natin kinukuha. So, at least nakakapag-provide tayo ng mga libreng kalamansi, libreng hito. Libre. Libre. Libre lang. Pinapatikim ko, syempre. Then, pag ano, gusto na lang bumili, edi okay lang. Ayun. Pero at least, kahit pa paano, pag kami mga excess tayo, sinishare natin. Ayun, maganda. Sa community. Ayun. Dito po, Sir Nino, pwede ko lang, kasi hindi tayo masyadong familiar sa Game Farm Partner. Sir Nino, in terms po sa income, ano ba ang mas mabilis ang return of investment sa pag-iitlog or yung 45 days or yung 30 days na ngayon na karne or dito sa Game Farm? Hindi, actually, kanya-kanya namang industry yan. Yun. So, lahat naman yan, maganda. Siyempre, sa pag-iitlog, iba naman yung market nila. Sa mga 45 days, iba din ang market nila. Kami naman, iba din ang market namin. So, dahil dito naman, alam naman natin sa Pilipinas, traditionally, may mga sabungan. So, kailangan siyempre ng mga quality cocks, quality stag. So, yun ang pinoprovide namin. So, may mga buyer kami, o kaya may mga nagpipinance sa amin, doon namin ginagamit. So, malaking industriya din kasi ang sabong dito sa Pilipinas. Yes. Ilang bilyon, di ba? So, isa lang nga ako sa napakaraming breeder.
dito sa bansa. At yun nga, sabi ko nga, iba ang market namin. Dito, nagre-range din kami ng mahal talaga ang mga manok. Kasi buti pa nga yung mga manok, kompleto yan, vitamins. Di ba? Naka-vitamins yan, saka kita mo talagang alaga. Kailangan nila ng space na ganito kalaki. Hindi katulad ng 45 days, di ba? Ano lang sila. Sabi ko nga, ang manok nga, minsan umaabot pa ito ng 5 taon. Ang 45 days, 45 days lang. Imagine. Kaya mas alaga pa namin ito. Talagang inaabot siya ng 5-year-old, 3-year-old na mga kak. Talagang mahal na mahal siya ng mga katulad ko na nagmamanok. Talagang alagang-alaga. So, follow up ko lang, Sir Ninyo. Dito kasi, sa inyong 3 hectares, ilan ngayon yung manok nyo ngayon pang sabong dito? Siguro dito yung mga naka-cording, almost mga 1,000. 1,000. Tapos yung aking pinoproduce every, kasi iba-iba ang mga ano, breeding season. May tinatawag kaming early bird, local, national. Siguro nagre-raise siya ng mga 200 to 300. Per month? Mga per season. Per season? Oo, kunyari early bird. Nagpo-produce kami ng mga 200 to 300 na mga stag. Sabihin, mga sisiw yon. Na yun yung palalakihin namin, tapos magiging ganito na ganito sila. Na siya. Na i-cord na. Actually, misa may mga sisiw pa lang, may bumibili na yun. Okay, misan itlog pa lang, binibili na yan. Magkano ang presuhan yun? Misan, pagka mga ganun, mga sisiw na, hindi mo pa alam niya kung lalaki o babae. Yes, yes. Nagre-range yan sa 300 to 500. Yun. Each. Each. Sisiw pa lang para then, pagka naman na-cord na ganito, normally ang stag, nagre-range din niya ng mga 6 to 8,000. Then, habang tumatagal sila, nagkakaroon na ng edad, kumbaga 2 years old, 3 years old, kak na yan. Nagyan na yung mga 10 to 15,000. Depende sa quality. Kasi depende din yan, nakikita mo yung siyempre yung tayo niya, maganda, yes, class A yon. Medyo may konting mababa, class B. So iba din ang presyo nun. Tama. Ito partner, ito naman yung tanong ko. Yes. Kasi marami-rami itong mga manok na to. Ano bang klase o variety o ano ba yung breed ng manok na meron ka dito, Chelor? Actually, dito sa akin, ang pinaka nakilala kami, yung tinatawag namin na mayahin. O yung tinatawag na... Mayahin. Oh, mayahin, ang tawag mayahin sa Tagalog. O yung green-legged na mga manok. No. Dito, karamihan namin, yun ang pinoproduce ko, yung mga mayahin. Hatch yun eh, kung tawagin nila. Gilmore hatch, tawag nila dyan. Combination yun. Ano ba yan? Kumbaga mix. Mix breed. Tapos mga sweaters. Yan, makita nyo may mga puti ako. At recently, nakilala kami doon sa Dalmatian na henny. Yung parang henny siya na binabae. Tagalog, tapos may batik-batik na itim. Ayun. Ngayon, mapapakita ko sa inyo kung ano ba yung mga Dalmatian na ano, tinatawag kong din Dalmatian breed. Dalmatian breed. Oo, so na yun ang hinahanap-hanap sa amin pag kami mga titingin or bibili. Yun ang makikita nyo dito pag, pwede ba siya mag-visit dito? Oo naman, anytime dito lang ako sa Sitio Saging, Barangay Ibabaw, Cuenca, Batangas. Ayun, so medyo malayo-layo partner, galing tayo South Cotabato, pero south din to ng South Luzon. South Luzon. Yes. Nakakatuwa partner, kasi yung pagpa-farm ng ganito, hindi din basta-basta. Malaki ang gagastusin, Councilor. Oo. Pero malaki din ang kita, ganun. Eh kung maalagaan mo, siyempre makikilala ka sa industriya, yung siyempre maginoo ka, yung tapat ka, yung sasabihin mo talaga ang class A, class A. Then, isasabihin mo yung totoo, kung maganda ba talaga yan, magaling. Isabihin, totoo ka doon sa buyer, hindi yung basta makabenta ka lang. Yes, hindi nababalik. Hindi nababalik yun. Ayun. So ako, kilala naman ako dito sa industriya o dito sa Batangas, na quality lahat ng mga manok namin. Hindi tayo naglalabas ng mga pangit or kung ano-ano man. Palaging quality, maganda. So dito sir sa farm nyo, ang average natin halimbawa pagpalagay natin sa buong taon, ano ba yung season? Actually may apat na season eh. Ayan, kunyari yung early bird, yan yung mga October born. October. Local, September born. September. May tinatawag kaming national, yan yung mga December born. Tapos yung mga late born na tinatawag, mga January naman yan. January. Oh. So mga ilang manok na pang stag or kakman, average lahat-lahat, ang mapapalabas niyo po? Siguro nasa nag-range kami ng mga 1,000 to 1,200. Doon sa apat na season na yun. I-complete mo na lang siya ng 300 per season. Oh. Na-stag yun ha. Kasi stag.
So, mga ganun, mga 1,200 to 1,500. Depende kasi sa demand. Pagka, kasi yung iba, mga short term lang eh. Like yung early bird, short lang yan. 1 month, 2 months lang gagamitin. So, hindi ka magpo-produce sa sobrang dami. Ang marami is yung national. Kasi national, pwede hanggang September, November, December, January, February, abot pa yan. So, doon, mas marami kang pinoproduce. Tsaka depende sa order. Pag kami umorder sa'yo na ipag-reserve mo ako ng 100, ganun, ng 200. So, magduplicate ka ng breeding. No. Yun, depende sa demand pa din. Depende din sa demand. Tsaka, sa demand. Pero usually doon nag-average. Oo, doon nag-average, 300. 300. Oo, so, 200 to 300. Mga ano pala to, partner, mga alagang pang mayaman. Kasi imagine mo kung dito, usually 1 year. Yung average bago ma-dispose, di ba? So, hindi naman. Mga 6 to 7 months pwede na siya. Pwede na. Oo, mahaba. Makikita mo pag naglalaban na siya. Pwede nang i-out 'yon. 'Yun ang senyales. 'Yun ang senyales na minsan nga kahit hindi pa naglalaban, sinasabi ko sisiyo pa lang binibili na. Oo nga no. Oo, hindi pa naglalaban. Mamaya punta tayo doon sa range. Depende. Makikita mo doon pa lang minsan may bumibili na. Pinapakyaw na. Oo, nakikita. Kita mo na yung itsura ng manok. Alam mo na rin kung sino yung babae at lalaki. Si-separate mo na 'yon. Ito pa. Thank you. Maganda pala, partner, kasi kung parang kung small ka lang, halimbawa kung sa meat ka, kasi ang focus mo sa meat is karne. Timbangan 'yon. Dito naman quality. So halimbawa, kung mag-average ka ng 1,000, palagay lang natin 1,000 sa apat na season. So palagay natin magkano average, 5,000 to 10,000. Yung 10 to 15,000. Pagka-cock na 'yon. Mga 3 years old. Pataas na yun. Pero yung mga stag na mga 8 months, 9 months, nasa mga, yun niya, 6 to 8,000. So, kayo na lang po, bahala mag-compute mga idol. Pero sir, sa operating cost kaya, mga ilang percent sa gross income ang makakaltas natin dito sa operating cost, feeds, labor, ng mga tao? Siguro, nasa mga 30 to 40% din. Ganon. Ang overhead. Kasi, the more na marami kang sisiyo, mas malakas yan na mag-consumption ng feeds. Pagka ganyan malalaki na, at least per takal na lang yan, 35 grams pakain mo. So, habang lumalaki yung manok, lesser yung overhead sa feeds. Habang bata siya, mas magastos. Mas magastos. Oo, pero sabi ko nga, 40% sa 1,000 mo, kita ka 600, di ba? E times mo ng number of heads yan. Tsaka, diba? Partner, nasa legacy na nila. Tsaka itong pagninegosyo ng game farm na ganito, hindi din basta-basta kasi sila may name na talaga eh. So, solid na at tsaka alam nila na quality talaga, 100% na yung mga breed nila ay hindi basta-basta. Kaya pumapalo yung mga presyo sa ganun na range. Pero sa ganun man, kung iisipin mo, malaki talaga ang kita. Pero sir, pumunta tayo dito sa disadvantage. Meron bang times na chances? Meron bang kalugian ito? Oo naman. Ano po yung kasi ano kaya yun? Yan, pagka na peste. Peste? Oo, yung mga sisiyo mo, imagine mo, diba, from egg, incubator mo, ginasusan mo, tapos, syempre, may breeder ka, tapos bigla na peste. Nung naka-range na sila, hindi naalagaan ng tao mo, nangamatay. Diba? So, mayroon din kami mga mas na anong ganyan, mga situation na para silang parang fish kill. Yes, dito naman parang yung ganun din. Airborne. Parang airborne. May mga peste na dumadapo, hindi mapigilan ng mga antibiotic, hindi kaya. Normal, bihira kami mag-antibiotic eh. Yung natural lang na vitamins, hindi kinakaya. Yun, nalulugi ka. Siyempre, wala kang pambibenta eh. Kanyari, yung 300 mo na namatay dun eh, 200, 100 lang ang nabuhay. Lugi ka dun. Hindi naman lugi, pero liit ng kita mo. Yung projection mo nakikitain mo for this season, mababawasan. Actually, siyempre, yung kinikita mo naman dyan, ikot lang naman yan eh. Totoo. Yun din naman ang parang katulad dito sa akin, self-sustaining na siya. Yung benta ko, yung ano ko, doon mo na rin kinukuha yung pasahod sa tao. At least natutulungan mo ang tao. Dito, meron akong 8 tao kasama ng mga pamilya nila. Tutok sila. Iba ang nag-breed, iba din ang nagko-condition. Iba din ang mga nasa cording area. Iba-iba. Iba-iba, kasi tutok sila. Kasi yan, dapat yan, ini-exercise mo yan. Totoo. Kasi pagka ini-spar-spar mo yan, para pag kami titingin, magigila sila. Kasi talagang pagka hindi mo yan binibitaw-bitaw, imagine mo kung may 1,000 manok ka, ibibitaw mo yan every other day. Dahil pag kami tumingin at
lalampalampa oh, kasi hindi. Walang practice ang mga, di ba? Parang tao walang magkaka-interest. Oo, walang magkaka-interest. Kasi hindi sanay umaway, sabihin na natin. Yeah. Hindi sanay sumabong yung mga manok. Kailap, tatakbo. Sa tatlong hektarya po, ilan po yung tao nyo na nandito? Dito, walo. Walo sila? Oo, walo sila. So may kanya-kanya silang area. Assignment. Assignment, yeah. Oo. Dito, sir ninyo, kasi partner, halimbawa ako is planning ng ganitong game farm. So maliban kasi sa halimbawa kung maliban sa quality talaga ng aking manok, paano ko po ma-maintain ang credibility ko po na hindi mawala yung mga customer ko, ano yung mga techniques, tips? Yes. Actually naman, maliit malaki. Siyempre, yung sa amin dito kasi, meron nasa large scale na kami. Kumbaga, dahil sa, sabi mo nga, matagal na kami. Yes. Nauna na kami. Kumbaga, nakapag-expand na kami. Sa mga baguhan naman, siyempre, doon yung magkisimula sa quality. Kailangan, pag bumili ka ng mga breeder, yun yung sinasabi nila mga trayo, yung isang lalaki, dalawang babae. Doon ka na sa non-breeder. Totoo. Kumbaga, huwag mong tipidin. Hindi yung kung saan ka lang bibili, pagpaparisin mo, nag-experiment ka. Dito, ano kasi, sa panahon ngayon, wala na kaming experiment. Kilala na namin yung quality ng manok. Totoo, yeah. Yung kung saan galing yan, sa non-breeder yan. Kunyari, galing yan sa akin, palahi ko yan. Alam ko. Hindi ako yung kukuha lang kung saan, ay, nanalo yun, magaling yun. Paparis ko dito sa mga babae. Yes. Ko. Tsaka palagi dapat, as a breeder, nag-upgrade ka rin. Hindi pwede yung 5 years ago, yung palahi mo, yung pa din. Kailangan nag-upgrade ka. Kasi yung inahin, pagka mga isang taon, dalawang taon, no, tatlong, apat, limang beses mo nang ginagamit, syempre napupudpud din yan yung bahay ano niya eh. So magpapalit ka. Tapos kailangan willing, magaling ka, mag-match. Yung kumbaga, yung open ka na, hindi po kisnabi mong sayo lang, gusto mo, yung manok mo lang ang pagpaparis-parisin mo. Kailangan may mga grupo ka, kaya mga kaibigan, magaling yung puti niya, ipares mo sa puti mo. Magaling yung pula niya, ipares mo sa pula mo. Then, trial and error yan, yung kalalabasan na stag, titignan mo kung magaling, kung winning line. Doon kasi makikita eh. Pagka nilaban niya ng buyer mo at na bumili siya ng 10, nanalo ang 7, maganda percentage yan. 70% winning line. Babalik siya sa'yo. Eh kung sa 10 yun, dalawa lang ang nanalo. Hindi na uulit. Hindi na uulit. So, ina-upgrade mo din. Tinatanong mo yung bumili sa'yo, kamusta ang score mo? Boss, magaling yung pula mo. Magaling yung puti mo. Ayun, yun. May record ka ngayon. Yun. Ano ba yung combination ng stag na yon? Follow up? Oo, may follow up. Parang, follow up, kumbaga, may after sale. After sale. Service. Yes. Yeah. So, meaning po, quality, tapos upgrades. Yes. After ano sale service. After sale service. Oo. Tsaka siyempre, yung consistency na maayos ang farm. Yun. Malinis. Malinis. Ayun. Para pag may bumisita, galing talaga sa farm. At tsaka yung mga itsura. Tinan mo naman yung itsura ng manok. Tulad sa ating partner, surprise visit to, pero malinis. Oo. Oh, maganda yung farm nila. Talaga na. Nag-grass cutter sila. Kita mo ngayon, malapit na, hapon na, nagpe-prepare na sila, kakain na yung mga manok. Ayun. Actually, yung mga yan, minsan once a week, pinaliliguan yan. Oh. Talagang shampoo. Kung ano yung sinashampoo ng tao, tsaka conditioner, yun din yan. Oo. Oh, pati level. Vitamins niya, may vitamin E. May vitamin D. Meron pa yung complete, yung A to Z. Ayaw ko na sabihin yung brand. Lugi pa yung tao. Baka yung nagbabantay, walang vitamins. Correct. Yung manok, meron. Oo, kasi nandiyan ang puhunan mo. Yo. Sabi ko nga, kung narito ko sa ganitong business, huwag mong titipidin. Totoo. Kasi kumbaga, sabi nga nila, pag tinipid mo yan, ang resulta niyan, titipidin ka din. Totoo. Tipid ang palo, tipid ang performance. Yes. Pagka may buyer, ay magpakita ng kagalingan yung manok. Sabi, hindi manok pinapakain na masarap. Pero partner, curious ako partner ha, dito sa ganitong industry nyo, sir, kasi family business nyo na ito, ilang years na po talaga kayo? Actually, nag-start ako is 2013, nagpe-prepare na ako. Opo. Pero yung full blast talaga na naging ganito na siya, 2015. Doon na ako talaga nag-full blast breeding. 8 years na. Oo, 8 years na. Then, dinevelop ko tong farm na to. Dati talagang ito'y sinturisan, yung tinatawag na dalandan. Then, unti-unti, dinevelop ko. Hindi naman biglaan kasi talaga malaking gastos eh. Yes. Imagine po, for 8 years, unti-unti ko pa rin siya. Hanggang ngayon, nagde-develop pa rin ako. Pag may konting kita, develop.
binabalik ko din sa kanya sa farm. Kasi fulfillment man sa kanya, makita ko yung farm gumaganda. Totoo. Lumalaki. Oo. Dumadami yung manok, dumadami yung tao. Ibig sabihin, makakatulong ka, successful. Yan. Sir Ninyo, alam naman natin, pag game farm kasi, lalaki talaga o pang stag na mga manok. Oo. So, isa sa baba, broodcock ba tawag doon? Alin? Yung babae? Broodhen. Broodhen. Ah, broodhen. Yung broodhen naman, sir ninyo, bigyan nyo naman kami ng tips paano mag-select ng quality na broodhen. Oo, at sa broodhen, titignan muna kagad yung tayo. Mm-hmm. Siyempre, parang wag naman yung long-legged, yung ano lang, medium build siya. Oo. Na maganda. Tapos, siyempre, yung lahi niya na pagka kinuros mo siya sa mga pula, maganda yung kalalabasan. Yeah. Normal, siyempre, pati katawan, kaya pati yung mga babae, ginugurum din namin yan. Kumbaga, bago mag-mating yan, inire-ready muna namin siya. Naka-makeup pa. Oo, naka-vitamins siya, naka-vitamins. Kumbaga, kinukondisyon. Inahanda mo siya sa breeding season. Pinipilian namin yung mga may itsura, magaganda ang tayo, magaganda ang katawan. Diba? Tapos yung mga, may sinasabi sila, mga yung sa mga... sa mga kaliskis, sa itsura ng babae, yung balahibo, maganda, pag tumayo siya, balansyado, nakatayo ang buntot, hindi nakapaling, maraming ano eh, kanya-kanya. May specific din ba na breed line yan sila? Oo, kasi yung babae, kung ano yung pinagmulan niyang breed, yun na yun. Kumbaga, kumbaga, mga ano siya, mga talisain sa Tagalog, or mga puting ganito, talagang ang mga ano niyang puti. Alam mo na ang lalabas niyang puti. Kahit anong i-cross mo, mas lamang yung mostly kasi ang labas diyan, mas malamang ang babae. Kunyari sa breeding, 60% babae, 40% lang ang stag. So pwede yung gagawing broodhens yon yung mga babae na yon. Oo, yung iba doon binobrooden namin, yung iba doon ina-out namin yung mga hindi quality. Siyempre, selected. Sineselect din namin kasi hindi ka naman dito sa farm talaga malakihan, hindi ka mag-aalaga nung hindi naman sa pagano, yung hindi quality. Ina-out na kagad namin yun. Para at least yung concentration mo, yung effort mo sa mga quality mo lang ma-ipo-focus. Doon na mag-eliminate, doon pa lang eliminated. Eliminated na. Partner, nag-curious ulit ako kasi ganito malawak to eh, walo sila. Sir, nagkaka-problema ka din ba sa tao? Mahirap ba i-handle o ano? Oo naman, palagi naman yan. Hindi naman nawawala. Hindi naman. Ayoko sabihin na lahat naman eh, ng mga tao ko'y okay. Dumating ng times talaga nagpapalit ako, natitiran. Ang swerte lang ako, mula nung nagsimula ako, yung isang tao ko, hindi ako iniwan. Ayun. Kahit nag-pandemic, siyempre nag-slow down lahat. Nagpa-iwan siya. Hanggang sa may mga dumarating, bumabalik. Di ba? Minsan may time kasi siyempre mahina ang benta, siyempre mahina din ang kita nila kasi meron silang percording dyan. Pero umaalis sila, inaayaan ko lang. Pero later on kasi, bumabalik din sila kasi iba yung ano ka, yung maintain. Yes. Hindi yung, siyempre may mga amo sila na sugarol, laban ng laban ang gusto. Eh hindi katulad ko naman, breed ako ng breed. So, mas matagal yung, kumbaga yung lifespan ko, mas matagal. Kaysa ako sugarol, baka bukas makalawa, suko na ako, wala nang budget. Tama, no? Ako naman, ano lang ako, more on breeding kasi ang purpose ko, negosyo. Negosyo. Kaya medyo sa totoo lang, mas nagtatagal ako. Kaysa dun sa iba, na sobrang lalakas, malakas magsugal, hinahaluan ng negosyo ng sugal, kumbaga, madali ang buhay. Totoo, one year, 2 years lang, magugulat kayo yung tao kung umalis, bumabalik na rito, o bakit, ano nga sa'yo? Wala na si boss, ganyan, talo na, hindi na nagmamanok. Hindi katulad ko, okay kayo, basta ito ang terms natin. Magbenta tayo, kumita kayo, kikita ako, ayos lang, at least na dyan ang farm. Meron kasi sir na iba na kailangan nilang sumugal. Na para kumbaga ipasikat nila yung manok nila para makilala sila. Mabilis sila makabenta ng breeder. Ano sa tingin mo? Totoo naman, ako ganun din ako. Pero ang sinasabi ko, yung pusta. Kasi meron namang minimum lang eh. So din lang tayo sa minimum. Hindi naman tayo kailangan pumusta na napakalaki. Kasi manok pa din yan eh. Hindi naman yan pag nag-breed ka, mananalo na. Ako manalo matalo, ayos lang. Kasi ito lang naman ang pusta ko eh. Minimum. Sabi mo nga, promotion ng habol mo. Yun. So ang tinitignan lang sa akin, kilala nila ako, hindi sa malakas
sa Pumarada, pumusta, tinitignan nila yung manok na daladala ko. Tama. Yung manok na ini-entry ko. Kung mananalo ba? Quality. Matalo man siya, pero kita mo naman ang nilaro. Kasi siyempre sa manok, meron pa rin malas. Swerte. Pero iba pa din yung nakahanda yung manok. Okay. Oo. Iba pa din yung quality. Pagpanig pa lang, alam nila nakahanda. Alam nila alaga. Alam nila mataas, malakas ang buhay. Endurance. Mahaba ang buhay. Endurance. Di ba? Kasi meron dyan, di ba, magaling ang malakas ng pumusta. Pagka panik naman ang manok, isang palo lang, wala na. Wala na. Eh ako gusto ko, makilala ko ng tao, mga ano ko, na quality ang manok ko. Yeah. Hindi ako kilala ko, eh, Pasha Brothers yan. Si Consenio niya, malakas Pumarada yan. Ano po pangalan nyo? Ano pangalan nyo po sa, ano, talaga sa... Pasha Brothers. Pasha Brothers. Oo, kasi Brothers. Ito may family business. Kasama ko yung kapatid ko dito. Eh kaya Pasha Brothers. Pasha Brothers. Pasha Brothers Game Farm. Oo, Pasha Brothers Game Farm. Ayun. So, yun yung pangalan talaga ng ano ko. So, yan, kilala ko sa mga hanggang sa Luzon, Bulacan, yan sa Manila, na iniimbitahan ako kasi gusto, yung mga manok ko, quality. Totoo. Ibang gaman nila ako sa malakas pumusta, bahala na sila ron. Pero at least, kayang ipanghingi, kumbaga. Kaya. Parada. Kasi, kilala yung manok na quality. Totoo. So, yeah, partner, tama yun. Di ba dati, yung uso pa yung online sabo. Pumusta tayo, di ba? Patay na yung kalaban. Yung manok ulang sugat. Hindi, tumuka ng tatlo, naging patas. Totoo yun. Medyo nun. Kamusta na kaya yun, sir? Ano bang masasabi niyo sa online sabong? Nawala ngayon, ano? Oo, siyempre, sumunod naman tayo sa gobyerno. Ang bawal. Kaya nga, binalik nila sa traditional. Yun yung sa mga bawat localities na yung mga sabungan. So, doon tayo nagko-concentrate ngayon. Eh, sa akin naman, yung online, ano yan eh, may advantage disadvantage eh. As long as regulated ng gobyerno, nakakapag-provide ng income, yun naman, ano lang sa mga tao, may mga talaga natutulungan naman. Siyempre, nagbibigay ng hanap buhay. Yun nga lang, hindi natin maiwasan yung mga kababayan natin, nalululong. Dapat yan, kung ano lang yung kaya mo, yun lang. Kung kaya mo ipatalo yung 100, yung 100 ka lang. Huwag ka nasusobra doon. Kasi lahat naman ng sobra, masama. Kahit sabihin mo ng sigarilyo yan, okay lang sigarilyo, kung pa isa-isa, kung isang kahana, masamahan na rin. Lahat naman, sa akin ha, lahat naman ng sobra, at masama. Totoo. Doon ka lang sa average lang, tolerable, doon lang. Kasi kung tutusin, yan namang online, nadyan lang yan eh. Yes, parang tindahan lang yan. Hindi ka naman obligado na bumili. Hindi ka rin naman obligado maglaro. So, kung gusto mo, di maglaro ka, maglibang ka, free time mo, pagod ka, after ng trabaho, laro ka lang, ito lang ang kaya mo ipatalo, hanggang doon lang. Pero yun na yung hinahanap mo, yun na ang pagising mo sa umaga, yun na kagad. Addict ka na. Addict na yun. Partner, kanina pa tayo nag-uusap, talagang ang galing magkipag-usap ni counselor eh. Parang nakakatuwa. Madami tayo natutunan. Madami tayo natutunan. Sigurado po sa inyo, marami kayo natutunan. Hindi lang sa mga nagsusugal. Yan. Ito is in terms of business. Sa business side ng pagkaroon ng game farm. Counselor, ano ba yung mabe-best advice mo sa kagaya mo o sa mga gustong gumaya sa inyo? Kasi marami na nai-inspired sa inyo. Oo nga. Paano po ma-advise nyo? Hindi, katulad ng sabi ko, kung gusto nila magsimula, pwede naman sa maliit lang, hindi naman kailangan. Sa bagay, kung kaya naman nila, meron silang mga lupa, i-convert nila sa game farm na ganito, okay. Pero ang sa akin, ang focus mo is business. Hindi ka magagawa ng ganito kasi gusto mo magsugal. Kasi iba ang investment na meron kang game farm. Kasi marami namang mga cockers na tinatawag tayo. Wala namang farm. Yes. Pero gusto lang magsugal. Ayun, pupunta lang sa sabungan, bibili ko na rin ng manok sa akin, ilalaban. Pero wala naman silang farm na ganito. So, yung mga gustong magganito, kahit naman sa maliit, doon tayo magsimula sa quality. Yung pinagmulang kagad ng manok mo, yung mga tinatawag nilang mga triob, doon ka na bumili sa quality. Sa quality. Huwag mo nang tipidin. At huwag ka na mag-experiment kasi magastos ang pag-i-experiment Mag-experiment ka ng ganito, after pa ng ilang buwan, tsaka pala lalabas ang itlog, lalabas ang sisiw, tapos paglalabas ng sisiw. Taon pa. May reject naman pala. Sayang. Kung business ang focus mo. Oo, sayang. Dito kasi time is gold talaga. Time is gold. Kaya doon ka na magsimula sa tama. Totoo. Oo, huwag ka na magsimula yung patry-try lang. Tandaan nyo po yun ha, yung mga advice ni Counselor. Counselor,
Doon naman tayo sa mga sabongero. Ano ma-advise mo sa kanila? Yes. Ito yung mga larong pang mayaman. Ah. Saka hindi lahat naman mayaman, partner. Oh, sa mga sabongero, maglibang-libang lang. Oh. Sabi ko nga, yung laban-labang lang. Oh. 'Di ba? Mag-ano lang kung hanggang saan lang ang kaya. Magbigay kayo ng limit o disiplina sa sarili. Yun, yun. Mapa-online niya, mapa-traditional. Kung ano lang ang kaya mong ipatalo. Na kumbaga savings mo. Yun lang. Yeah. Kung negosyante ka, well, kung kaya mo naman, magpatalo. Walang problema. Pero kung ikaw yung mga ordinaryo lang, unahin mo muna ang para sa pamilya. Tama. Kung may natirang 100, 200, di yun lang. Iba ka sakali mo. At least, kung baga, yun naman i-reward mo sa sarili mo. Kung talagang hilig mo talaga ang magmanok. Meron talagang passion mo talaga eh. Wala kang magagawa dyan kahit na anuin mo. Pero ang sa akin lang, disiplina pa rin. Disiplina. Ayan. Kasi kahit ako pumunta ako sa sabungan, kung ito lang ang ano ko, nandun lang ako. Nandun lang. Huwag kang magpapayabang, di ba, na gusto mo sikat ka sa sabungan. Oh. Yung mga ganong sumisikat, mga ilang buwan lang yung wala na. Laos na kagad. Mas gusto mo yung mga mahihina, magtatagal to. Kasi marunong humawak ng pera, hindi nagpapaloko na, oy boss! Pago ka dyan, 10,000. Di ba? Ikaw naman, tinawag akong boss. Sige, 10. 10? Hindi, kaya mo ng 20. Oo, naging mayabang ka. Mayabang ka. 20. Pero kung katulad ko na, alam naman nilang doon ganon, konsyal, 2,000 ka lang dito. Ay, tulong lang. Ganon lang. Ayun. So, yun ang ko, advice ko sa mga sabongero. Siyempre, keep the passion. Iba pa din eh, may mga matatanda nga dyan eh. Talagang pagka hindi humimas na manok. Sa umaga, nanghihina buong maghapon, no? Mas sinimas pa yung manok kaysa sa misis. Eh, kasi passion na yan. Oh, yun. Diba? Parang sa amin, parang kapimbarako mo na yan, eh. Kapimbarako, katabi, manok. Diba? Maraming salamat po, Kasi Lord. Partner, may question ka pa kayo. Salamat po. Ayan, so, marami po kayong natutunan. Sigurado yan. At kami na-inspired, nakakatuwa. Talagang marami din kami natutunan dito. So, pag nag-start kayo ng ganitong business, hindi din basta-basta. Pero siguraduhin nyo lang na may disiplina talaga. Tsaka hindi. Yung business na ganito, huwag ka lang mag-focus ng ganito. Ayan, yan. Katulad ko, di ba? May marami pa akong mga agricultural side na ginagawa. Yun. Pupunta diba? Natin mamaya, mga idol. Oo. Huwag ka lang sa isang basket. Kung ang sa mga negosyante naman, ang ano ko, siyempre, maghanap pa ng iba pang mga... Other source of income. Other source of income. Yung passion mo din. Yeah. Kung passion mo agriculture. Diba? I-porso mo. Ayun. So, huwag kang titigil. Tama. At pupuntahan po natin yung... Ikutin natin yung farm dito kasi malawak-lawak tong farm ni Councilor Partner. Tsaka willing na... Willing, okay lang pa, Councilor, na i-tour mo kami. Oo naman. Ayun, napakagaling. Welcome na welcome kayo. Ayan. Thank you so much sa akin, Councilor. Tsaka, Partner, maraming salamat sa inyo. Yeah. Please, don't forget to subscribe ang channel po namin, Pinoy Palaboy. Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At ngayong 2024, ikutin natin ulit ang Pilipinas. Titingnan natin yung mga farmer heroes natin, farmer techniques, para ma-share po namin sa inyo yung mga videos na yun, kagaya po ni Councilor Nino. Yeah. So sana po mga idol, nagustuhan niyo ating video, kasama natin si Councilor Nino at sana nag-enjoy kayo sa tiktalaok ng mga manok. Samahan niyo po kami at iikutin natin tong game farm ni Councilor Nino at mula yan dito sa Cuenca, Batangas. Kasama po namin ngayon si Councilor Nino Pasha. Maraming salamat po sa inyo. Kaway-kaway, happy mga tutuloy dahil. Happy farming. Bye-bye. Thank you. Ito yung tinatawag namin Dalmatian. Yan. Any Dalmatian, batik-batik siya. Yan ang pinaparami ko ngayon. Yan ang mga nagugustuhan ng mga tao. Dalmatian Henny, akong tawagin ko. Yan. Ito, kak na siya eh. Mga Dalmatian Henny. Makikita niyo mamaya yung mga stag niya. Napalabas namin. Yan. Yan ang mga kak na itong mga to. Oh, dito tayo sa... Dito ang breeding area ko. Ito naman yung mga winner. Yung mga winner na ano. Oh, mga nanalo na yan. Mga inaalaga. May mga tama sa paa, sa katawan. Yan, kita mo. Hindi, yung iba naman pinapagaling. Pwede ulit na ilaban. Na doon ang mga brood cock ko, makikita nyo. Pagka pipili ka kasi ng brood cock, yun yung kompleto, may palong pa. Yung hindi pa siya nagagalaw, kumbaga. Yung pang laban sa brood cock pala. Oo. Yung brood cock, pang breeding lang yun.
Ayan, nakita mo, mga may diferensya na sa paan, nananalo na yung mga yan, yung mga winner. Ayan, eh. Kalamitan ng mga panalo ko, puro paa lang ang tama, eh. Mga paa. Yan yung sinasabi ko sa inyo mayahin, green-legged. Ayan. Ganyan. Itong breeding area ko. Yan yung mga brood cock na sinasabi nyo. Yan. Yan, nag-grass cutter yung tao ko. Imagine, pag mimaintain na lang ng farm, kailangan maka-grass cutter. Kompleto. Ito ang mga brood cock ko. Yan, may mga black hen eh. Yan yung Dalmatian na yun, oh. Brood cock. Kita, makaramita sa mga brood cock ko, kumpleto pa, may mga palong. Yan, yan may gold. Yan, may henny. Yan yun ang Dalmatian, oh. Oo. Yan, Dalmatian henny. Yan, oh. Ito, mga sweaters. Brood cock. Yan yung mga brood hens. Yan yung mga hindi napili. Sa season na to, ito yung mga napili namin sa season. Bakit hindi po siya napili na dyan? Hindi siya napili ngayong season. Sa ibang season naman siya. Okay. Kumbaga yung season ngayon, late born, ito yung mga napili namin. Yan. Ito yung mga napili ngayong season. Hindi naman sa hindi mga napili yan. Itong season na to, yan yung mga nakapagpahinga na. Pwede na ngayon. Next season, yan namang mga yan. Tinatawag yung battery type. Ayan o, may mga itlog siya. Yung bawat isa, may code yan. Ipapasampa sa kanila. Sasampa. Gusto mo makita ko paano? Pwede po. Okay lang po. Kung nga na isa, ipapasampahan mo. Pwede po, sampa. Oo, sige. Kuha ka na isa, pasampahan mo para makita lang nila kung paano. Ayun, yun. Para magkasimilya yung itlog. Sige nga. Pwede naman yung pre, sampa pre, hindi naman ano pre. Oo, oh, ano lang naman yun, gaganon lang. Magaganda nga no, magaganda. Oo, oh, yan, kita mong quality, oh. Pre, ito pre. Kuha na niya pre. Ayan, ipapasampa niya, pauupuin niya. Yan. Yun lang. Ganun lang. Ooh. Yan. Okay na yun. Pag, na yun? Pag umitlog yan, may similya na yun. Check-checkin namin after 10 days kung may similya. Oh, may wingband pa yan. Meron silang code. Kita mo, ang ganda, di ba? Balahibo, ano.